Ayan, so active income, ito yung sa stage 1, di ba? Kasi income earned on the job as well as other forms on non-investment income. So ito yung pag empleyado ka, umasa ka sa salary mo, kapag naman yung ano ka, freelancer ka, so per professional fee ka. Pero pag walang kontrata, wala rin. So ganun din, no, pagka broker ka, agent ka, based lang sa komisyon. Pag walang sale, walang komisyon. So, ganun din ang mga seafarer o FW. Pag wala ng kontrata, goodbye na rin sa income. And of course, yung mga retiree, no, may pension din sila. Tapos, yung passive income, ito yung goal natin. Income derived from real estate, limited partnerships, and other forms of tax advantage investment. So, yan yung gusto natin. Magkaroon tayo ng mga paupahan, rental income, and then kung may business ka, no, or may mga composition, no, yung mga artist natin, royalty income. Okay? So portfolio income, ito yung pwede natin makuha, no, earnings generate from various types of investment. So magkakaroon tayo ng investment income from stocks, mutual funds, mga ano natin, iba't ibang investment. Tapos may interest income din from bonds and treasury bills. So maraming klase ng income, 'di ba? So kaya nga ang mga mayayaman, meron silang at least 7 sources of income. So tanungin natin yung sarili natin. Maraming klaseng income, pero ilan ba yung source of income natin, no? So ang maganda diyan, ang investment ngayon affordable na. So pwede rin tayong magdagdag ng investment para meron din tayong tinatawag na portfolio income. And pag naging consistent tayo, eventually magiging passive income yan. Okay? So again, bakit medyo risky sa stage 1? Kasi you work hard for money, no? So syempre, if you stop working, your income stops. Yun lang tinandaan ko sa seminar. Oo nga, no? Manager man ako, pero kung alisin na rin ako sa company, hindi naman nila ako papasweldohin. And kaya dito, sinimulan ko yung investment kasi money work hard for you, no? So income keeps coming even if you're not working. You stop working, your income continues, no? Kaya taon-taon yan, excited ako kasi merong kinikita yung mga investment ko. For example, 2023 ngayon, 2022, meron nang kinita yung pera ko.